Magandang araw. Naisipan ko po ngayon magluto ng may sabaw. Magluluto ako ng sopas. Naglagay ako ng mainit na tubig sa rice cooker. Naglagay din ako ng chicken powder at asin. Hinalo kong mabuti hanggang sa matunaw yung chicken powder at asin. At saka ko inilagay ang macaroni. Hinalo kong mabuti ang macaroni bago ko takpan ang rice cooker. Lulutuin ko nga pala ito sa loob ng 8 minutes. Chicken fillet yung aking gagamiting karne dito sa sopas. So, lilinisan ko na itong chicken fillet. Bale, kalahati lang yan ang aking iluluto. At itong kalahati ng chicken fillet ay ilalagay ko sa freezer para sa susunod ko pang lulutuin. Basang mabuti ang karne at ilagay sa isang strainer para mawala yung excess na tubig. Hugasang mabuti ang cabbage at carrots. Hinugasan ko din yung lata ng corn. Alisin ang balat ng carrots gamit ang peeler para mas madali. Ayan, ready na mga gulay. Malinis na. Magpitpit ng bawang, alisan ng balat, at hiwain ayon sa gusto. Matapos mahiwa ang mga bawang, ilagay sa isang malinis na lalagyan. Alisin ang balat ng sibuyas, hugasan at hiwain ayon sa hiwa na gusto. At matapos mahiwa lahat ng sibuyas, ilagay sa isang malinis na lalagyan. Gayatin ang carrots ng katamtamang laki. At matapos magayat ang mga carrots, ilagay sa isang malinis na lalagyan. Hiwain ang repolyo, ibukod yung gitnang parte. Pag sama-samahin yung gitnang parte ng repolyo, hiwain at isama sa mga carrots. Hiwain ang dahon ng repolyo kasi ang laki ng mga carrots. At pagkatapos mahiwa ang dahon ng repolyo, ilagay sa isang malinis na lalagyan.
buksan ang isang lata ng corn. Hiwain ng maliliit ang chicken fillet. At pagkatapos mahiwa ng maliliit ang chicken fillet, ilagay sa isang malinis na lalagyan. Timplahan ang chicken fillet ng chicken powder, ground black pepper, haluin mabuti, and then set aside. After 8 minutes of cooking, ito na yung itsura ng macaroni. Luto na ang macaroni, ilalagay ko lang siya sa isang malinis na lalagyan. Maglagay ng cooking oil sa rice cooker. Pag mainit na yung oil, ilagay ang bawang. Ilagay ang sibuyas sa kabilang tabi. Takpan ang rice cooker sa loob ng 2 minuto. Buksan ang rice cooker after 2 minutes and then halo-haloin yung bawang at sibuyas. And then ilagay na rin yung ating chicken fillet. Takluban ang rice cooker. At pagkaraan ng ilang minuto buksan, tingnan natin yung karne at ito na nga yung tsura niya. Halo-haloin lang natin. Ilagay ang carrots at yung gitnang bahagi ng repolyo. Takpan hanggang sa maluto yung carrots at karne. At pagkaraan ng ilang minuto, ayan na, luto na yung ating carrots at karne. Lagyan ng mainit na tubig. At pagkalagay nga ng mainit na tubig, ilagay na rin ang corn. Pagkalagay ng corn, haluin mabuti at takpan ng rice cooker sa loob ng 3 minuto. At pagkaraan nga ng ilang minuto, tiningnan ko muli yung carrots. Ayan, malambot na nga siya. Pati yung karne. Tikman ang sabaw at nagdagdag pa ako ng chicken powder. Pagkalagay ko ng chicken powder, hinalo kong mabuti para magpantay yung lasa. At pagkatapos kong mahalong mabuti, inilagay ko na yung mga dahon ng repolyo. At matapos ko mailagay yung mga repolyo, tinakluban ko ang rice cooker sa loob ng 2 minuto. At pagkatapos ng 2 minuto, ito na itsura ng repolyo. Halo-haloin. At matapos haluin, ready na ang sopas. Luto na ang sopas, ilalagay na lang sa isang lalagyan. Kung gusto nyong maglagay ng gatas sa sopas, pwede naman after maluto siya or habang niluluto yung sopas. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo po ang niluto ko ngayon.